Okay mga boss, good morning po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Kapas. Bali, bibili tayo ng pintura dito sa paint center. Papatimpla natin. Bali, doon tayo bibili sa paint center na Kapas paint. Okay, ganitong kulay yung papatimpla natin. Ito yung dating kulay na pinakpak natin doon eh. Ganito yung papatimpla natin. Pagaya natin to. Mayroon sila. Timpla natin. Mga kulay ah. Ayan, bali 680 yung isa. Gaya na tayo. Mga boss, bali may nakuha tayong available na pintura. Hindi na natin pinamix. Sakto-sakto pala yung kulay sa yellow. Buti ipabayad natin ngayong araw ito baka tapos natin. Ayan, pauwi na tayo. Bali, dito tayo bumili ng pintura dito sa Kapas Paint Center. Okay mga boss, dito na po tayo sa trabaho natin. Bali, gagaling lang natin sa Kapas, bumili tayo ng pintura. Ayan, bali, ito yung pinatimpla natin. Ay, hindi pa tayo nagpatimpla. Bali, ready-made na yung nabili natin na ganito kasi sakto-sakto siya. Ano siya, Hansa Yellow na gloss. Ayan, galing na tayo doon na nakaraan nung Sabado, kaya lang wala silang available. Sabi, Monday daw darating. Sabi nila natin kanina, ayan, okay naman nakakuha tayo, may available na sila. Kaya ayan, dalawang galing bali yung binili natin. Ayan, papakita ko sa inyo yung kulay kung talagang sakto-sakto. No? Nabubuksan muna natin itong isa. Ito siya. Ayan. Ash paint layer siya. Latex and gloss. Ang sayo. Sa bale. Pakatawag sa inyo. Ayan o. Saan siya, di ba? Pares na pares siya. Ano ba sa mga narinig mo? Oo, kaninang maga. Kagising mo, no? Ayan, bali ito yung nabili natin. Sa kulay siya. Ayan. Sa kulay ng damit ni Madam Weng. Ayan. Siya yung nagpapintura dito, kwarto niya to. Ayan, bali, nabili natin isang galon, bali, 680 siya. Sanday ang resibo niya. Sakto-sakto yung ula natin nung nakaraan. 680 isa talaga. Kasi dati nung bumili tayo nito, wala pa. Nasa 640 lang yata isang galon. November ngayon tumasa, medyo matagal lang. Ito yung procedure. Bali, dalawa, 1360 isa. 1360 yung dalawa. Isa. Ibigyan na natin kay Madam Wen yung presibo. Kailangan talaga natin ano. Kasi malapot na malapot, siyempre. Kailangan natin lagyan talaga ng tubig siya. Kahit konti lang. Yung sa isang galon, na to, bali, kahit pwede tayo maglagyan ng kalahating galon yun. 4 liters ito, bali 2 liters pwede natin lagyan. Depende sa gusto nyong lapot ng ano, pintura. Nilinis na natin yung timba. Yan yung pinaglagay natin ng flat latex na white na ginamit natin. Saka yung roller yan. Lugasan na lang natin yung roller niya. Bali gagamitin natin ito dito sa top and top coat natin. May tubig-tubig pa siya. Yung mga inaluan po ng tubig, yung mga water-based na emulsion yan. Basta emulsion, latex yan, basta kahit anong klase kung yung flat, gloss, o semi-gloss. Pag sinabing emulsion, water-based yan, tubig po yung reducer na sila po. Medyo malapot pa rin siya. Medyo malapot pa rin siya kaya ito, laragan pa natin ng konting tubig siya.
Okay, mga boss, yan. Tapos na natin itong line. Ayan. Bali, pet. Susubukan muna natin. Kung okay yung ano niya. Tinta niya. Bali, yan. Obrak lang muna natin yung gilid. Ayan, masyado siyang dilaw na dilaw, di ba? Nakarits po ito eh. Nasa room siya. Kaya, ligyan na yung ano na. Dilaw siya, di ba? Ayan, subukan natin yung roller naman. Okay, mga boss, yun yung pinakakulay niya. Dilaw na dilaw talaga siya, no? Tutuloy na natin yan, tapos papaikutan natin may isang patong. Mabilis naman matuyo yan. Baka matapos na natin ngayon yung top coat na yan. Diretso na natin. Okay, mga boss, yan, bali sa ngayon nagpapatong na tayo ng pangalawang patong, second coating na tayo. Yan, second coating na yun doon, tsaka yun doon banda. Yan, kaya medyo okay na siya. Kaya lang pag may pintura pa, magagawin natin yung tatlong patong yan. Kasi medyo dark na yellow siya talaga. Kasi makikita yung mga line niya, mga guwit-guwit. Yan. Yung kulay nga pala nito, mga boss, Hansa yellow. Hansa yellow talaga siya yung kulay niya. Yan yung pinakakulay niya. Yan, nandito na tayo. Papunta na tayo sa kabila doon para makadalawang patong tayo lahat. Yan, medyo mainit lang talaga rito sa loob ng classroom. Kasi may vlogger tayo. Pwes na pwes pa rin tayo. Nangyumbulbulan ko pwes na pwes. Ayan, tutuloy na natin yung papunta ron para kompleto na natin yung palawang patong. Tapos third coating natin kung meron pang pintura. Okay? Bali, tapos tayo rito sa ginawa nating repaint dito sa room ni Madam Rowena, dito siya sa eskwela, dito sa amin, barangay. Bali, nirepaint natin itong classroom niya. Yan. Ibang-iba na yung tura niya kaysa dati, di ba? Mas malinis na siya. Saka yung pader niya talaga mas maayos na. Kasi dati kasi bako-bako talaga. Ngayon mas makinis na talaga siya. Yung dating bako-bako dito, yung pinakita ko, di ba? Ito. O, kakinis niya, no? Ayan. Kasi, minasilya natin to ng dalawang patong na bali nakaubos tayo ng isang bag ng skim coat dito. Tapos, nirepaint natin siya ng gloss na latex. Ayan yung kulay dilaw na yan. Ito kasi yung dating kulay niya, binalik lang natin. Tapos, gawin tayo ng enamel sa mga border. Ayan, sa mga baseboards, sa mga border ng bulletin board niya. Ayan.
pinalitan natin. Dati yung mga green yan eh. Ninais natin. Tapos yung mga kamang bintana. Ayan. Yung dinang natin pinakailaman dito, itong kisame. Bali, yung tinakpan din natin yung bintana. Bintana yun eh. Tinakpan natin kasi may stock room sa kabila niyan. Yung pinto na yon, yung screen na yun, tatakpan din natin ng plywood. Sa mga susunod na araw, hahanap pa tayo ng plywood. Okay? Okay, yan lang mga boss. Salamat sa pagsubaybay at panonood sa ginawa natin video tungkol dito sa pagdepensa ng cluster nito. Okay? Nakahanda na sila sa, para sa face-to-face classes na nakaayos na yung mga bangko. Diba? Yan. Kasi mag-umpisa na yung face-to-face classes nila April yata. Yan. Okay mga boss, hanggang dito lang. Maraming salamat ulit sa panonood. God bless at see you again sa mga next nating vlog. Nga pala kung nakatulong yung mga videos na ginawa natin dito, don't forget to subscribe and click the notification bell para update kayo sa mga videos na ilalabas pa natin. Okay, maraming salamat. Mag-ingat po tayo lagi.